Good day po mga kapatid! Sinubaybayan po ba ninyo ang featured post kahapon? Well, hindi ko po kayo bibiguin sa araw na ito dahil narito na po ang mga recent activities ng Christian Family Organization. Ang mga kabilang sa kapisan ng Kadiwa at Binhi sa distrito ng Quezon North ay buong kasiglahang nakipagkaisa sa pinaigting na gawaing pagpapalaganap. Masaya nilang dinaluhan at ipinag-anyaya ang pamamahayag ng mga salita ng Diyos na isinagawa sa kani-kanilang lokal. Bilang patuloy na pagmamalasakit sa kapwa, isang blood donation ang isinagawa sa distrito na Rizal sa pangunguna ng mga may tungkulin sa mga kapisan ng pansambahayan sa lokal ng Antipolo. Ito ay upang makatulong sa mga nangangailangan ng dugo, kaanib man o hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo. Pinangunahan ng mga kapatid na doktor sa distrito ng Rizal East na kabilang sa Christian Medical Dental and Paramedical Society ang pamamahagi ng mga reading glasses sa mga senior citizens sa lokal ng Kawayan Farm sa aktibidad na CMVPS Cares. Ito ay bahagi ng kanilang pagdiriwang sa 3rd anibersaryo ng kanilang samahan. Sa distrito ng Sultan Kudarat. Dinaluhan ng mga ministro at manggagawa, kasama ang kanilang may bahay, ang tanging pagtitipon dito via online na nasaksihan din sa 4 na areas. Pinangasiwaan ni kapatid na Alfredo Rodriguez, tagapangasiwa ng distrito, ang pagtuturo ng mga salita ng Diyos ukol sa kahalagahan ng tungkulin at ang mabisang pagtupad nito. Fruit picking is one of the best activities during the summer season, and brethren from Silverdale made sure they didn't miss out this fun, refreshing event. The parents and their kids were all excited to fill in their buckets of strawberries, which they handpicked and queued for some strawberry ice cream. What made this even sweeter was the togetherness of the brethren and their families. Members of the Kadiwa organization from the District of Southeast California held an emergency readiness seminar. The brethren learned to be ready in the times of calamities and dangerous situations. Brother Christian De Jos, CFO Overseer, reminded the attendees how the church administration cares for them.